Good morning, Attorney Eremes. This is pertaining to the case of Rex Cornelio Pipino, wherein we are informed, this committee is informed that the bail of Noel Alabat, this is a ibang kaso pala ito, but your name was mentioned. You paid the bail of Noel Alabata despite confusion as to his identity. Is that true, Attorney? Good morning po, Senator. I believe my father, Attorney Romel Eremes, was the one who posted bail of Alabata. So hindi pala ikaw? Hindi po, pero I have personal knowledge po regarding the posting of bail. Yes po. Can you share that to this committee? Yes po. So as a summary of that case, hindi po namin alam na si Alabata po talaga yung nakapag-bail. Kasi yung pumunta po sa office namin that time was the sister of Juan Alfonso Tan po. And then kompleto naman po yung requirements, kaya po nakapag-post ng bail yung father ko po. Kompleto po yung IDs, and then at that time, the accused also was not presented to us in person kasi he was hospitalized daw. So there was no way for us to know kung ano po talaga yung itsura niya. And based sa requirements, kompleto po yung pictures niya, yung IDs niya, and doon po nakapag-post ng bail. And then we knew later on na ibang tao po pala. So, hindi na po namin alam kung paano po nila nagawa yun. Diba, due diligence on your part, dapat should be exercised. Kasi you're performing your law profession in that case. Tapos, magpaloko ka lang sa maling identity. I think you're an established law firm. Kilala kayo ng mga abogado diyan. Tapos ma-involve kayo sa ganitong misrepresentation, ganitong talagang mockery of the justice system yung nangyari, dahil nga talagang binail out ninyo yung tao na hindi pala siya yun. So hindi ba dapat siniguro nyo muna ito kung sino itong tao na ito? Otherwise, you will be dragged into this mess. That is somewhat correct po, Senator. Pero I cannot answer further anymore because I was not privy to that transaction in the first place. But I only know limited facts regarding the posting of bail for the said accused. And for the information of this honorable body po, hindi po kami yung lawyer na nag-handle sa case niya. Yung appearance po namin is limited only to the posting of bail. Yung lawyer niya po is, I believe, from Iloilo po. But then the fact remains that your father, Attorney Eremes, was the one who posted the bail for Alabata. Yes, that is true po. Alam mo, ako ordinaryong tao lang ako, hindi ako abogado, pero pagdating sa bagay na yan, hindi talaga ako magpapaloko. Ha? I don't want to ascribe malice on your part to be part of this cover up of the identity and the direct misrepresentation before the court na kung saan kayo nagpost ng bail. Pero I could hardly believe na kayo, established na law firm, yung mga police, provincial direct chief of police ng Dumaguete, pati yung CIDJ, grabe naman, kayong lahat
na isahan ng isang ang lang na Noel Alabata. Ha? There should be something behind all this bruhaha. Bakit? Police. Local police, si IDG, kayo, mga abogado, established law firm, tinanggap lang ninyo hook, line, and sinker that I am Alfonso Tan. Ang hirap kapaniwalaan na there's no walang something fishy happened in that incident. Ordinaryong tao nga eh, magtatanong kung talagang ikaw ba ganun, tapos lumalabas tuloy na parang kasama kayo sa cover up sa pagbibigay ng false identity. I'm sorry, I'm just stating facts. It happened. And it really did happen na naluko kayo ng isang Noel Alabata. Napakagaling na pulis pala yun. At naluko kayong lahat. I really sympathize with you kung kayo talagang naluko. Pero hard to believe, hard to accept na ganun talaga. So something must be wrong sa pangyayaring ito. Forgive me my words, but I'm doubting. Attorney, I'm doubting. Mas maganda sana kung yung tatay mo ang andito, yung Attorney Aramis na father mo, para kasi siya pala mismo ang nag-post ng bail, para matanong rin natin kung saan galing yung pera, sinong nagpa-post ng bail sa kanya, para klaro tayo, wala tayong tinatago dito. Dapat, as far as you know, alam mo kung sino, sa kanino nang galing yung 120,000 pesos na pinang-bail ni Alabata. I don't think na kayo mag-shoulder niyan. Hindi po kami po. So sino ang nagbigay? Hindi ko rin alam po, kasi we usually do not ask our clients kung saan galing yung pera nila. We just tell them the amount po. So ibig mo sabihin yung client, nag-represent ng client yung kanyang sinasabi mong kapatid ba yun? Babae daw po yung pumunta. Babae daw. It's either the sister or the mother siguro po. Kumsek, hindi pa nalukit ng pulis yung babae na yan? Diba pinahanap na natin yan? Kasama niya nung sa... Anong pangalan? Anong first name niya? Alfonso Tan. Tan, yung babae. Yes, sir. Hindi. Yung nag-post nga, nagbigay ng pera para mag-post ng bail. Another thing po, Senator. Yes, go ahead. There was really no way for us to ascertain kung ano po talaga yung itsura ni Alfonso Tan. Kasi after we posted bail po, na po siya, naging at large. And just recently, the situation becomes complicated. Yes po. And then just recently, I think last week, pumunta po yung mother niya sa office. Winidraw po lahat ng files. Winidraw yung files? Yes po. Nag-issue po siya ng handwritten receipt. Ano? Handwritten receipt regarding the receipt of the files in our office. Receipt po. Receipt? Yes po. Nga, na-receive niya yung files na galing sa office namin. So, alam ninyo na may controversy ito nangyayari. Pumayag lang kayo na binigay niyo yung files sa... After na po namin nalaman nga yung si Alfonso Tan is si Alabata pala. So, kailan niya winidraw yung record sa opisina niyo? Last week po. Oh, last week? I think after... Yes po, after po the investigation. To tell you frankly, Attorney, I hope you are not part of a grand cover-up. Pagdating dito, ha? Kung binigay niyo, wala kayong iniwan na Xerox copy, carbon copy? Wala po, kasi the only thing that we have is files related to the bail. Oh. Ang galing naman, may mga ganun palang sitwasyon na i-withdraw yung files sa opisina niyo. Paano ngayon? Kasi may iba po silang counsel. I-require kita isampi na kita, dosis tikom, to produce all those files. Can you produce it?
I will ask if we still have copies po in our office kasi nabigay na po sa kanya. I only have a copy of the receipt po. Kaya nga, anong klaseng law office kayo? Records, hindi kayo mag-maintain ng carbon copy sa mga papel na nilalabas ninyo? I will ask po kasi hindi po yun personal case okay. Ko po. I would... So I hope you understand. I would subpoena you do si STICOM to produce those documents. Ha? Okay po. Kumsek, you issued the corresponding subpoena do si STICOM to Attorney Iramis. Mr. Chair? I hope, nakita niya nyo, lumabas, sumabog na itong issue na ito. I hope you can become a part of the solution, not a part of the problem nitong nangyari na ito. Sana magtutulungan tayo nito dahil malaking kalokohan itong nangyayari. Ha? So, Mr. Chair, if my... Yes, go ahead, Mayor. You were asking a while ago regarding the... who could have paid for the bail. If this will help, the same Romel Iramis, the father of the lady lawyer Iramis here, is the one who posted bail and represented Congressman Arnie Teves in a case about online sabong that happened in Cebu City. And the Iramises are known to be lawyers of the Teveses, if that may help. Thank you, Mr. Chair. Can you want to respond, Attorney? Yes, po. Yes, for the information of this honorable body, we do not handle any personal cases of the Teveses po. And we do not have a retainer contract between them. Therefore, somebody's lying before this committee? The Isabong case that we handled in Cebu. Oh, yung Isabong. Kayo yon. Yes po. We are part of the legal team po. Three lawyers from Dumaguete City and then two lawyers from Cebu City. Yung na-search po, yung na-raid po na cockpit doon is the Minglanilla Kalahoan cockpit. Kayo ang nagre-represent doon? Yes po. So, sinong nag-contact sa inyo? Kaibigan po ng father ko yung owner. Sinong kasi yung father ko din po ay nagsasabong po. Sinong kaibigan ng father mo? Yung owner po ng Minglanilla Sports and Recreation Center in the person of Sergio Santos Lu. Hindi si Arnie Teves? Hindi po. Huh? So therefore, you deny any connection with Arnie Teves, whether officially or personally? Personal, we cannot deny that because we have been long-time family friends with the Teveses. Professionally? Especially former Governor Henry Teves. Professionally? Professionally, we do not handle any personal cases for them. Personal cases. Pero bakit napunta kayo doon sa bunga, nagdepensa kayo doon na alam naman talaga ng karamihan na Teves ang may-ari nung Isabong na yun? Eh, paano kayo walang professional engagement with the Teves na sila man talaga may-ari noon? In fact, andito yung NBI ng Cebu, nagreklamo pa nga sa committee, before this committee, that he was being harassed by Congressman Arnie Teves for doing his job. Tapos kayo ang nagdedepensa doon sa mga akusado doon. Imposible na ba na hindi si Arnie Teves ang kumontak sa inyo? Hindi po. Ha? Huh? Hindi po. Kasi mga sabongero po, kilala po talaga yung ano ko rin po, yung father ko. Well, alam nyo, I am not a lawyer. Mabuti na lang hindi ako naging abogado. Kasi kung naging abogado ako, anyway, as a lawyer, you know, you're under oath. Huh? You're under oath and you know about the powers of this committee to cite in contempt anybody who is lying before this committee. Yes. Attorney. So, kumsik, yung subpoena, yung dosistikom, yung records ng office nila. Then also you invite the father attorney Ramis, because as far as he's concerned, puro
second-hand information lang itong maibigay niya sa atin dahil hindi siya pala siyang involved. Is it possible that you can contact your father kung matuloy pa ito bukas, sabihin mo, merong invitation dito ang Senado, ipapadala namin sa iyo. I can contact him po and if possible, pwede naman po siya mag-appear through video conference po. Yes, yes po, Atty. Thank you. At again, this is not a matter of pinipersonal ko kayo. Ha? I don't know you personally. This is not a matter na nagsaside ako kung kanino man at dinidiin ko kayo porque abogado kayo ni Tevez. This is not. Ang habol lang natin dito is ma-establish yung katotohanan at justisya. Lalong-lalo na yung grand scheme of conspiracy to misrepresent and to fool not only the justice system of Negros Oriental, kundi harap-harapan na pangluloko yung nangyayari. Kaya pasensya ka na if nadadrag yung pangalan nyo dito and hindi man kita madidiin din dahil you are not the one involved. Your father was the one who was involved. So, thank you for coming. Ha? You represent your father? Yes po. And I also represent Miss Colleen Pepino. Miss Colleen Pepino? So yun na nga. Sabihin niyo wala kayong professional dealings with the TVCs and alam naman natin na yung itong mga hinahawakan niyo ngayon ay kahit na i-deny man ay alam talaga natin hindi natin maglukuhan na nasa TV side yan sila. But then again, it does not make them a lesser resource person. It does not make them a lesser witness to a crime that was committed. Porque they are siding with the Tevez or they belong to the Tevez side. It does not make them a lesser resource person. Their credibility is still there. This committee respects their credibility. Thank you po. Salamat. So please help us invite your father and produce those documents that this committee is requiring your law firm to produce. Yes. The records ni Alfonso Tan, Aka Alabata. Ha? Okay. Ako nahiya ako attorney. Ako ha, kakaya na naluko kayo, naisahan kayo. Yung established law firm kayo. Pati yung police, kinakahiya ko rin yung police na naloko rin. Ah, so yun lang nga, Atty. Thank you. Thank you for thank you,